ang isang lesson dito, maraming project tayo sa flood control, pero hindi timely na ano eh, na kukomplete eh. For example, since Ondoy, yung mga projects na ina-undertake to address the problems na binigay ng Ondoy, hanggang ngayon hindi pa natatapos eh, marami pa rin. Pero ma-clear man namin yung area ng Marikina, ma-rehabilitate man namin yung drainage system, pero yung downstream, kung hindi tama yung alignment, mag-backflow. For example, Laguna de Bay, alam natin may dredging project doon, na-stall, hindi natuloy, na-defer. Doon kami, yung discharge area namin eh, yung Manila Bay, kailangan rehabilitated, doon din lumalabas ang tubig namin. Yung Wawa Dam, that's the permanent solution, I think, for flooding in Marikina. Yung Wawa Dam, dapat ni-rehabilitate na several years ago. It's a project to be undertaken by the public works with Manila Water kasi during the water crisis, they look into the possibility of rehabilitating and making it functional para makapag-supply ng tubig sa Metro Manila. Ang huli naming inquiry with Manila Water and with the National Water Resource Board ay inano since Ricky Rason took over Manila Water, they're looking into the possibility of converting it also not simply as source of water for Metro Manila, but for power generation also. So, binago yung design. So, pag nung binago ang design, delay na naman yun in terms of rehabilitation. So, Lucy, hindi ako engineer, ano, pero nakikita ko, dahil yung Ondoy, may mga ilang improvement na eh, na hindi sila binabaha nitong mga nakaraang taon. Eh, dahil nga ngayon, malakas yung ulan. Saka isa pa nga, dapat, ang tingin ko talaga permanent solution ha, para sa downstream community. Ay, hindi lang talaga naman provident ang binaha. Eh. Ang binaha ngayon, halos buong Marikina. Eh. Yeah. So, if we will be transferring or relocating Provident Village, I mean, it will apply also to other barangays in along the river. And we have, I think, 8 to 9 barangays along the river, hardest hit Typhoon Ulysses. Ang isa nga ang tinitingnan namin, sana nagawa na yung Wawa Dam eh. Kasi kung nagawa yon, hindi la yung tubig sa taas, hindi lahat babagsak dito sa Marikina River. Tapos yung tubig daw, magagamit na sa resource for water supply for Metro Manila or for power generation. I think yun yung dapat. Hindi lang Marikina magbe-benefit that Marikina will not be flooded, kundi maraming city, pati water supply natin. Dahil alam naman natin yung other dams, may problema na tayo sa supply ng tubig. Kung gagawin yung mga ganong engineering intervention pwede or naman project, yeah. Particularly the dam in Wawa. Based on our evaluation, talagang yung Marikina River ay talagang silted na at talagang kailangan na there's a need to dredge this river system. Ngayon, ang ginagawa natin na-emphasize pa nga dito sa bagong EO, Executive Order 120 na inisyo ng ating presidente, talagang define na yung nagkaroon na tayo talaga ng permanent institution ba? Unlike yung ating kasi NDRRMC lang eh. Pero ngayon, ang ginawa ng presidente, talaga nagkaroon talaga ng pang task force, yung build back, yung bagong EO natin. So naka-define din talaga ang DNR kasama ang DPWH. Sila yung talaga yung pagkatapos ng typhoon, sila talaga yung first team na talagang pupunta doon para magkaroon ng recovery and rehabilitation to sa area. Sa amin siguro tingin natin diyan ang intervention din natin siguro diyan. Hindi na masyadong effective masyado yung magkakaroon tayo ng national greening sa taas. Siguro sa experience natin sa Ondoy at saka dito sa Ulysses, siguro we need to come up with a parang structural measure na yan. Eh. Malalaking infrastructure ang kailangan natin yan. I recall one of the interviews of the DPWH, kailangan gumawa tayo ng parang storage sa ilalim dyan. Eh. Like what we have in Port Bonifacio, kasi dito sa Port Bonifacio, ang ilalim niya may Olympic size na
water reservoir sa ilalim yan. Kaya hindi nagbabaha dyan. Wow. So ito siguro, ito yung kailangan natin. Tapos bukod siguro dun sa mga, bukod dun sa mga intervention natin sa upstream. Hindi naman siya effective yung greening. Community plant trees in along the slope, ano? So talagang delikado yun. So ang sinasabi lang natin, ang intervention natin sa mga ganitong typhoon hit areas, dapat may short term and long term. And one way of really undertaking short term is to really dredge the river system so that water can flow freely in case there will be heavy rains.